mas nahihirapan ba kayong gawin yung mga intimate scene ninyo compare dati? Meron bang awkward pa rin or pero naging comfortable na kayo sa isa doing the intimate scene dito sa movie na to? For me, no. Actually, what's hard for me is to act like it's still new love. Because we're so comfortable already, we're so close already. Like, acting like it's your first kiss, it gets hard. Same po. Yeah. I don't think, I guess my difference noon. Kasi parang noon meron pang parang konting ano, reluctancy. Parang may konting hiyak pa kasi nga hindi naman po kami. Unlike now na we're so used to it na po, so parang hindi na siya bago. Pero tama si James, ang mas nahirapan po kami is yung mga firsts ni Joanne tsaka ni Gio, tsaka yung parang getting to know each other part. Na kung paano mo like, may papakita na talagang ngayon pa lang kayo nagkakilala at nagkakakilala pa lang kayo. Kasi now we're so used to it. So, meron po akong mga nagiging mannerisms na napu-point out ni Direk na hindi naman, parang meron kong isang scene kasi na parang very touchy ako sa kanya. Na hindi naman talaga dapat kasi nga, hindi naman po kami ganun maka-close in the movie. So, yung ganun po, yung mas nahirapan natin. Sabi niyo, this is a raw movie, di ba? Parang walang script, tapos kumbaga, you do your own words. Hindi ba kayo nahihirapan doon? Well, may script naman. Backbone. Yeah. A backbone. And then you do your own ad-libs, parang like that. Tapos, it's talking about tattoo, di ba? What can you say about dun sa tattoo? Kayo ba mismo, you want to do it? Or parang hindi nyo gusto magkaroon? Ay, you have. Pero yung marami talaga. For me po, it's nice kasi like tattoos are a form of art. And like, people get tattoos like for memories or like for them to, kunyari merong isang moment or may tao, it's for remembrance. So kagaya po sa akin yung mga tattoos ko, meron po siyang ibig sabihin sa akin. Yes. Do you have tattoos? Wala. It's your choice, not to have. My dad's choice. Pero you personally, you want to try it or you don't want? Kung gusto ng dad mo, is it okay with you? Personally, gusto ko. But we'll see. Last na lang, why the millennial couple or girlfriend boyfriend watch this film? Ano yung matututunan nila watching this Never Not Loving?